si Martelli, presidente ng Burning Bush Youth Ministry. Ako si Yasmin Makailan, part ako ng worship team. Anong ha sa'yo? Charmaine Imida. Ako ay Sunday School Coordinator dito sa church. Hey, ako si Apple. Isa ako sa officers ng youth. Mabuhay! Ako si Danlis Faith. Ako ay nagtuturo sa Sunday School, treasurer ng youth ministry. Ako si Glycy. Ako po si Joseph. Ako si Mike Johor. Ako po si May Angeline. Ako si Erica May Di Marasigan. Ako po si Leila. Ako po si Erkeso Dominic. I'm Ricky Martin. Ako po si Maika. Ako po si Iana Catherine Rodrin. Ako po si Bianca. Ako po si Ruth Andy Balbin. Ako nga pala si Cindy. Ako po si Jasmine. Ako po si Mona. Ako po si Ana Marie A. Sarmiento. Hi, I'm Kevin and I've been alive for 28 years. Ako ay multimedia manager. Saan po yung servant ng isang mandirigma? Tagasunod. Para sa akin, ang ibig sabihin ng servant is follower. Sacrifice. Passion. Allegiance. Selfless. Servant for me is forgiving. Obedience. Mapagkakatiwalaan. Being obedient. Obedient. Humility. Willingness. Ikaw dapat ay mapagpakumbaba. Para po sa akin, ang servant ay tapat. Number one po ay loyal. Para sa akin, ang servant ay selflessness. Ang servant in one word ay calling. Ang servant para sa akin ay katapatan. Follower. Tagasunod. So, ang servant po para sa akin ay responsibility. In one word, ano ang ibig sabihin ng servant para sa iyo? Sa akin, humility. Yung inspiration ko sa pagsiserve ay si Abraham. Abraham. Lahat ng sinabi ng Lord, pinaniwalaan niya at ginawa niya. Hindi man lang siya nakaisip na, ayoko na, parang imposible naman yun. Ganun yung paniniwala ni Abraham na dapat nating tularan na dahil walang imposible sa Lord. Kasi andun na nakita ko sa kanya yung, well, hindi siya nag-aalinlangan, ni pag-aalinlangan na sumunod sa Lord. Sumunod agad siya nang hindi nagtatanong. Grabe pala yung pinagdaanan ni Abraham. Sobrang hirap. Kaso ang mahirap kasi Abraham, dalhin mo yung anak, nag-iisa mong anak, at pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa'yo, at ialay mo siya sa akin. Wow. Ialay mo siya sa akin. Kahit buhay ng anak niya ang kapalit, tinuloy pa rin niya, nagpunta pa rin siya sa bundok, sinunod pa rin yung nagugutos ng Lord. At nung naandun na nga siya, hindi nga siya binigo ng Lord. May lumabas na iahandog na hayop. Doon yung buong pusong pagsunod natin sa kalooban ng Lord. Si David yung naka-inspire sa akin sa pag-serve sa Lord. Para sa akin, si David. Isa sa mga hindi ko makakalimutang line na sinabi niya ay nasa 1 Chronicles 21:24. Hindi ako mag-offer sa Lord ng anumang walang halaga. Sa mundong puro instant, ibahin natin si David pagdating sa paghahandog sa Lord. Si David ay isang mapagpatawad na tao, hindi nagtatanim ng sama ng loob. Kaya na lamang nung binalak siyang patay ni Haring Saul. Hindi man lang siya nagalit dito, hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Pagkus, pinakitaan niya ito ng mabuting kalooban. Si Noah ang isa sa mga Bible characters na napili ko. Si Noah po ang naging inspiration ko. Nakaka-inspire siya para sa akin, si Noah. Sumunod lang po siya sa Lord kahit ano man po ang ipagawa sa kanya. Kaya po yung story niya ay nagturo sa akin na bilang servant ng Lord, maging obedient. But we must not give in to the pressure. Focus lang po sa Lord. Dahil sa kabila ng magulong mundo noon, lumakad siya sa presensya ng Lord at naniwala siya. Kaya naman pinili ko rin na maniwala sa mga promises ng Lord at lumakad din sa presensya niya dahil alam ko hindi niya ako bibiguin. Siya yung napakagandang halimbawa ng pagiging tagasunod. Kahit mahirap, kaya nating sumunod basta gusto natin.
sa tulong ng Lord, syempre sa paggabay ng Lord, tutulungan niya tayo para maging tagasunod na ayon sa gusto ng Lord. May mga pinagawa sa kanya ang Lord na kung iisipin sa panahon ngayon, ang hirap sundin. Pero nagawa niya ng walang mintes, walang labis, walang kulang. Ang naging inspirasyon ko talaga sa paglilingkod sa Panginoon ay si Mary. Mary had a alabaster jar. Ang story po ni Mary and her alabaster jar. Alabaster jar, alabaster jar. Tungkol po nun sa kayamanan ng gawa nga. Mary had a alabaster jar and bringing Jesus feet. Na-inspire po ako sa buhay ni Mary sa binigay niya yung pinakamahalaga sa kanya para sa ikapupuri ni Jesus. Ano ba yung maibibigay natin para sa kanya? Yung bagay na mahalaga sa atin, kapag nilagay natin sa paanan ni Jesus, isa yung kagalakan sa kanya. Ibinigay niya nga po lahat. At mas importante po sa kanya na magkaroon ng Jesus sa buhay kaysa kayamanan. At kaya po dun po sa kwento, mas lalo po ako napursige na maging tapat at seryoso. Pinagpipray ko po na magkaroon ng connection kami ni God at lalo ko po siyang makilala. Na nung nabasa ko po talaga yung story ni Mary, na-realize ko po na hindi pa po pala huli yung lahat para magbago ako. Tutulungan ako ng Panginoon sa takbuhin ng buhay ko, maging sa pagbabago ko sa sarili ko. Kasi nga, hindi ko naman po kayo mag-isa. Nakita ko po talaga yung pagkilos po ng Panginoon sa buhay ko. Talagang binago po ako ng Panginoon sa araw-araw, talagang tinuturuan po, tinatapyas. At masasabi ko sa kanya na, Lord, Ito na po yung buhay ko. Gamitin niyo po ako at maglilingkod po ako sa inyo at paglilingkuran ko po kayo. Buong buo niyang inalay yung jar na punong-puno ng pabango. At kahit yung buhok niya na pinampahay niya sa paanan ni Jesus, hindi niya inisip. Wala siyang pakialam sa sarili niya at sa ibang tao pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Ito yung unti-unti rin nagiging kalakasan ko sa paglilingkod sa tuwing pinapaalala sa akin ng Panginoon yung kanyang buhay. Naging inspiration ko po sa pagsiserve sa Lord ay si Jesus. So sa akin, para sa akin, si Jesus. Si Jesus. Kahit saan siya magpunta nandoon na naihahayag niya yung mga salita ng Diyos ng walang pag-alinlangan. Kahit nabigyan siya ng test o temptation ng Diablo, hindi yun naging dahilan. Kundi nagpatuloy siya sa paglilingkod sa Lord. Nagpatuloy siya sa pagsiserve sa Lord hanggang sa huli. He is the ultimate definition of being a servant. Imagine Diyos siya, pero at the same time, He came down para lang sa atin, para mamuhay like a commoner. Ang inisip niya, paano tayo maliligtas. Isa sa natutuwa ako sa buhay ni Jesus is yung pagiging humble niya. Nag-serve siya sa kanyang mga pinangungunahan. If you want to be a leader, you have to be a servant as well. Katulad ng buhay ni Jesus, hindi sumagi sa kanya yung pagiging mayabang, pagmamataas, hindi niya inisip yung fame. Okay, interesting. Naging inspirasyon ng buhay ko ay si Paul. Okay, sinong naging inspiration ko? I think si Paul. Ang naka-inspire sa akin ay si Pablo. Dahil simula ng pagkatawag na pagkatawag sa kanya, hindi na siya nag-know sa Lord. Nung panahon bulong siya, sinabi na sa kanya ni Jesus na dadana siya ng maraming hirap, maraming pagtitiis. Pag sumulit siya, kung ako yun, pwede kong sabihin na mag-back out. Ayaw na kasi, maghihirap na eh. Pero si Pablo hindi. Lalo pa siyang nanindigan ng ginagaya sa buhay ko ngayon. Si Pablo, kahit na alam niyang dadana siya ng hirap, ninindigan pa rin siya sa kay Jesus. For one thing, he never looked back. Hindi siya tumalikod simula nung tawagin siya ng Diyos. At even sa last days ng buhay niya, nasabi, to live is Christ and to die is gain. At yun yung nais ko din as a Christian na gusto ko, pag sumunod ako sa Diyos, wala nang talikuran, wala nang balikan sa dating ako. Gusto ko patungo ako sa naisin ng Diyos. Yung buhay po ni Moises naging inspiration po siya para sa akin. Si Moises. Moises, yung buhay ni Moises. Lahat ng nangyari kay Moises, masama man po, maganda eh. Parte po ng plano ng Lord para po sa kanya.
sa kabila po ng mga marireklamong Israelita ay nandun po na naging kalmado at mapagpakumbaba po. Ayun. Sa kabila man po ng kahit anong hadlang, kapansanan man yan o kung ano man yan, hindi po dapat maging hadlang yun sa ano, sa serve natin sa Lord. Siya ang inatasan ng Diyos na maglingkod sa Kanya upang iligtas sa mga Israelita laban sa mga Ehipto. Ngunit hindi naging madali para sa Kanya. Marami rin siyang pinagdaan ng pagsubok, kagaya ng hirap sa pagsasalita. Pero dahil sa pagtitiwala sa Diyos, ay nagawa niya ito. Gusto ko rin gawin ang nais at ang kalooban ng Diyos. Tinuro sa akin ang kwento ni Moises na kapag napagkatiwalaan ako sa isang bagay, ay magiging madali at magiging maayos ang lahat sa tulong ng Diyos. Kahit na ang laking hadlang para mag-serve siya sa Lord, nagampanan niya pa rin mag-serve. Madaming malakid sa buhay niya. Ang dami niyang kahinaan, pero hindi naging hadlang ang kahinaan niya para mag-serve sa Panginoon. No? Eh, hindi ka naman kasi nag-iisa. Andiyan lagi ang Panginoon. So, ang naging inspiration ko ay si Peter. Si Peter. Naging inspiration sa kanilang buhay ni Peter sa pag-serve sa Lord dahil kahit na napakadami ko rin pag-aalilangan or dark sa buhay, alam ko na hindi pa rin niya ako pabayaan kahit na sobrang pasaway ko din katulad ni Peter. Si Peter, kagaya ng maraming mga Bible character, nag-struggle siya. Kasi isipin mo nga naman, ang nagtuturo sa'yo, si Jesus mismo. Napakahirap maging humble. Kung ikaw eh alagad ng pinakamataas na tao, di ba? Kung hindi pa namatay si Jesus, hindi pa niya mararanasan yung totoong humility. Iyon yung naging patotoo ni Peter sa pag-share niya ng scripture. Sa akin, nag-crave kasi ako sa praise. Tuwing may trabaho, gusto ko best yung ginagawa ko. Grabe yung competition ko sa mga katrabaho. Para ako'y laging nasa top. Sa natutunan nga kay Peter, hindi magandang trait yun. Hindi siya madali kasi habang nandun ka sa process na pagsunod sa Lord, nandun na madaming hahadlang, madaming sasabihin ng mga tao sa'yo, dadating dyan yung mga pagsubok. Mahirap pero andun yung thought na ano, nandyan si Jesus. Kasi pag sumunod ako kay Jesus, alam natin na sa mga susunod pang panahon, magiging maganda yon. Kasi na kay Jesus tayo. Sa nga po, mahirap sumunod. Kasi mahirap nga sumunod. May binibigyan ako to sa Lord sa'yo. Yun yung kailangan sundin at tamang sundin. Kasi minsan kung yung gusto lang natin yung susundin natin, mapupunta yun sa mali. Kasi marami akong naisin, marami akong gustong gawin. Mahirap na alisin ko yung mga bagay na no? Isakripisyo ko sa, para lang mas tunod ko, mapasaya ko ang Lord. At sobrang hirap. Kasi kailangan mo ibigay lahat, kailangan mo isacrifice lahat. Lahat, buong pagkatao mo, kailangan mo isacrifice sa Lord para lang makapag-serve ka sa Kanya. Hindi madali, pero hindi rin imposible. Yun nga po, may mga binibigay po ang Lord sa atin na sa tingin natin hindi natin kaya. Pero sabi nga po ng Lord, anak, wala namang deserve na maglingkod sa akin. Pero dahil nga pinili ko kayo, kaya nyo. Mahirap mag-serve sa Lord. Mapalad ako na tinawag ng Diyos. Gusto ko na ang Diyos talaga ang manahan sa aking puso. Para sa akin, mahirap siya kung wala tayong Panginoon. Na kahit hectic ang schedule mo, dapat may time ka pa rin para sa pag-serve sa Panginoon. Kahit na anong mga balakid sa buhay mo, makakapag-serve ka pa rin sa Panginoon ng buong buo at magagampanin mo ng matagumpay kung anong tungkulin na binigay sa'yo ng Panginoon. Para sa akin, hindi naging madali ang simula ng aking paglilingkod sa Diyos dahil napakaraming bagay ang kailangan kong isakripisyo at tiisin. Naiisip ko, kaya ko ba? Mahirap yun eh. Pero andun pa rin ang pagtulong ng Diyos sa akin. Okay, hindi kailanman naging madali ang pagsaserve sa Lord. Kasi madami kang dapat i-surrender, madami kang dapat i-sacrifice, time, treasure. Kung alam natin yung goal natin, hindi tayo mapapadala sa hirap, hindi tayo mapapadala sa tukso, hindi tayo mapapadala sa mga persecution na ginagawa nila sa atin. Mahirap maglingkod sa Panginoon kasi kahit nga si Pablo, diba, nabanggit din niya, dumaan siya ng maraming hirap, mga pagsubok sa buhay nga.
Yun yung ginagaya ko sa buhay ko. Kahit na nahihirapan ako, kahit na minsan eh, parang susuko na. Pagka naalala mo yung nangyari kay Pablo, hindi ka pala susuko. Nagiging mahirap lang ito kapag ginagawa natin komplikado yung isang bagay. Hindi po siya mahirap, hindi rin po madali. Andun po siya sa gitna. Kung gusto mo po, ma-enjoy mo. Pero po kung napipilitan at wala sa puso, mahirapan ka po talaga. Maraming times na nakakapanghina. Pero yan nga po, salamat po sa Lord kasi andun na nananatili. Napakahirap para sa akin, napakahirap mag-serve sa Lord. Unang-una kasi, yung buong pagkatao ko yung babaguhin ko. Nabuhay ako na iba yung natutunan ko sa itinuturo niya ngayon sa akin. Mahirap mag-serve pero sa bandang huli, hindi tayo lugi. Hindi ako lugi pag ako ang naging tagasunod ng Lord. Mahirap siya kapag meron pa rin bagay na nag-hold sa'yo para sumunod talaga ng lubusan sa Lord. Kahit na pangit yung sitwasyon ng buhay mo o pangit yung bagay na gusto mo i-surrender sa Lord, kapag binigay mo sa Kanya, napaka-precious niya, napakaganda niya sa harapan ng Lord. At ang kailangan lang lagi ay willing tayo na i-surrender araw-araw ang ating mga buhay sa Kanya. Mahirap po kung hindi ka po talaga tapat. Mahirap maglingkod sa Panginoon. Oo, napakahirap. Sobrang hirap niya. Kasi ang dami mong bibitawan, ang dami mong isasakripisyo, ang dami mong aalisin sa buhay mo, at ang dami mong babasagin. Binasag ko yung alabaster jar ko na punong-puno ng pangarap para sa aking mga magulang at para sa aking sarili. Sobrang hirap niya na kinailangan ko pang basagin yung mga yon para lang matupad yung layunin ng Diyos sa buhay ko. Mahirap mag-serve sa Lord, especially if nag-e-enjoy ka pa sa mundo. Ang sabi ko, Lord, gusto ko maging katulad mo. Gusto ko kung paano ka mag-care sa iba, yun din yung gawin ko. So I will never be perfect like Jesus, but the more I get to know Him, the more I want to be like Him. Lord, help me! Help me, Lord! Lord, tulungan mo ako! Isa sa pinakamahalagang trait yung humility kasi hindi ka makakapag-serve kung hindi ka humble. Kahit naman po gaano ka maluktot yung nakaraan, past is past po. Yung no matter how messed up or past maybe, hindi naman po yung past natin ang magdidikta kung ano yung sa future po natin. Dapat po, there's always a room for improvement and room for change. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari, pero pag naka-Jesus tayo, alam natin na magiging maganda yung kinabukasan. Narealize ko na si Abraham, hindi siya nag-alinlangan na ibigay yung nag-iisang yung anak. Kaya ganun din sa akin, yun, huwag akong mag-alinlangan na hindi ako nagsisisi. Mas si Jesus yung pinili ko. Dahil alam ko, mas maganda yung plano ng Lord kasi sa plano ko. Worth it yung pag-sacrifice mo sa kaligayahan mo para lang masunod ko yung kalooban ng Lord sa buhay. Oh, maraming struggles, mahirap. Pero para sa Lord, kahit gano'ng kahirap, gagawin. Lord, gamitin mo pa po ako sa ikalalago ng gawain mo. Yung kagalakan maglingkod, yung kasiyahan sa paglilingkod, at sa tingin ko, worth it ng paglilingkod kapag inali mo ng buong buong sarili mo para sa Panginoon. Servant, si Jesus yun. Hindi na ako para kapurihan ng sarili ko, tapos kapurihan ng Diyos na nagbigay sa akin ng task dito sa mundo. Yung allegiance mo, dapat nasa Panginoon lang. Ayaw ni Satan na sumunod tayo sa Lord. So gagawa siya ng paraan para bumalik tayo or tumalik ko tayo or sumuko tayo. Ang kailangan po natin ay maging obedient po tsaka righteous sa harapan ng Lord para maging kagamit-gamit sa kaharian niya. Sa pagiging servant, pinakamaganda yung thinking more of serving others than thinking more of serving yourself.